Tara, samahan niyo ako sa ating talakayan sa araw na ito. Makinig at matuto dito sa ESP with Ma'am Cynthia. Bago natin simulan ang ating aralin, ay alalahanin muna natin ang mga dapat gawin. Nakapagtala ka na ba ng iyong pangalan sa ating attendance na makikita sa ating GC? Siguruhin ikaw ay makikinig upang maunawaan ang ating pag-uusapan. At maaari ka ring magsulat ng mga mahalagang detalye upang magamit mo sa pagsagot ng ating module. Ngayon ay handa ka na. Module 4, Week 5. Pangarap, planuhin at tuparin.
Naramdaman mo rin ba ang awitin ni Angeline Quinto? Naisip mo ba ang mensaheng nais iparating nito sa iyo? Napakasarap mangarap, di ba? Lalo na kapag alam mo na isang araw ay makakamit mo ang mga nais mo. Batid kong lahat kayo ay may sari-sariling pangarap. Ang ilan sa inyo ay gustong maging doktor, pulis, ang iba naman ay nurse, accountant, scientist, presidente ng Pilipinas, at marami pang iba. Maraming nagsasabi na libre lang raw ang mangarap. Kaya nga, kung mangangarap ka, itodo mo na. Tiyak na may mga pangarap ka sa buhay. Ang mga pangarap na ito ay sinisimulan mo nang tuparin. Hindi nga ba't nag-aaral ka ngayon para maabot ang mga pangarap na ito? Pero ang lahat naman talaga ng tagumpay ay nagsisimula sa pangarap. Tila nga ito isang maliit na binhi na kinakailangan ng maingat na pag-aalaga upang lumago at magbunga. Ang pangarap ay kakaiba sa panaginip. Ang panaginip ay nangyayari lamang sa iyong isipan habang ikaw ay natutulog. Kapag nagising ka na, natatapos din ito. Hindi rin pagpapantasya ang pangarap. Ang pantasya ay likha ng malikhaing isip. Ito ay ang pagbuo ng mga sitwasyon o pangyayari ayon sa iyong kagustuhan. Masarap ang magpantasya dahil lahat ng gusto mo ay posible. Ang pagpapantasya ay ginagamit ng marami upang takasan ang kanilang mga problema. Kaya siguro, sikat na sikat ang mga telepantasya. Subalit hindi nakatutulong ang mabuhay sa pagpapantasya. Kailangan nating harapin ang ating mga suliranin at ang lahat ng mga nakababagabag na katotohanan sa mundong ating ginagalawan. Pero bakit nga ba tayo dapat mangarap? Una, mabuti ang mangarap at mag-ambisyon dahil ang mga ito ay maaaring maging totoo sa hinaharap. Ikalawa, ito ay motibasyon at inspirasyon upang magsikap kang maabot ang mithiin sa buhay. Lumilipas ang panahon kaya dapat kung mayroon kang pangarap ngayon, umpisahan mo nang magplano upang maisakatuparan ito. Tandaan mo na ang taong may pangarap ay una, handang kumilos upang maabot ito. Ang isang taong may pangarap ay handang magsumikap at magsyaga upang marating ang mga ito. Ikalawa, nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap. Lubos na nadarama ng taong nangangarap ang pagnanasang matupad ang mga ito. Kaya sa tuwing gigising siya sa umaga, masaya at positibo ang kaniyang pananaw na matutupad ang kaniyang mga pangarap. Ikatlo, nadarama ang pangangailangang makuha ang mga pangarap. Ang paghahangad na makuha ang mga pangarap ay lubos para sa mga taong naniniwalang kailangan nila ito sa kanilang buhay. At naniniwala na magiging totoo ang mga pangarap at kaya niyang gawing totoo ang mga ito. Ang pagkakaroon ng paniniwala na matutupad ang mga pangarap ang siyang malaking kontribusyon sa pagsisikap ng tao. Ano nga ba ang mithiin? Ang goal o mithiin ay ang tunguhin o pakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap. Sa simpleng salita, ito ang nais mong mangyari sa iyong buhay balang araw. Sa makatuwid, ang mithiin ang magbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagkamit nito ang magbibigay ng saysay sa iyong buhay. Kaya mahalaga ang pagiging mapanagutan sa pagpili ng iyong mithiin. Kailangang isaalang-alang ang kahihinatnan nito para sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Kung maisasaalang-alang mo ang kalalabasan nito, higit na magkakaroon ng kahulugan ang iyong mithiin. Upang magkaroon ng higit na pag-unawa sa pagtatakda ng mithiin, alalahanin ang mga sumusunod na mga praktikal na pamantayan. Ang mga ito ay tinatawag na S, M,
SMARTA o SMARTA. S, specific. M, measurable. A, attainable. R, relevant. T, time-bound. At A, action-oriented. Specific o tiyak ang iyong mithiin kung ikaw ay nakasisiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong buhay. Isipin mo kung tuwi-tuwi na ay nagbabago ang iyong mithiin, higit na makatitipid ng panahon at yaman kung tiyak ang iyong mithiin. Measurable o nasusukat. Una, nasusukat mo ang iyong kakayahang kumuha ng kursong nais mo. Sapat ba ang iyong marka upang kunin ang kursong ito? Sumunod, sapat ba ang iyong perang gugugulin para sa pagkuha ng kursong ito? Pangalawa, nasusukat mo ang iyong progreso sa pagsulong ng panahon patungo sa iyong mithiin. Attainable o naaabot. Ang mithiin ay makatotohanan, maaabot, at mapanghamon. Kailangan mong isaalang-alang ang maaaring maging hamon sa iyo kung itutuloy mo ang pagkuha ng kursong ito. Relevant, angkop o makabuluhan. Angkop ba ang iyong mithiing maging isang doktor? Kung ang iyong layunin ay matugunan ang pangangailangan sa inyong pamayanan, angkop ito. Ngunit angkop pa rin ba ito kung ikaw ay panganay at ang iyong mga magulang at kapatid ay umaasang giginhawa ang kanilang buhay kung makatapos ka ng pag-aaral? Marahil ay kailangan mong timbangin ang bawat panig upang makita mo ang higit na mabuti para sa'yo. Marahil, kailangan mong suriin ang iyong prioridad. Ang unang mahalaga para sa'yo, sumunod ay ang pangalawang mahalaga para sa'yo. Time-bound o sapat na panahon. Isipin mo kung gaano katagal mo kayang matupad ang iyong mithiin. Bigyang pansin ang haba ng panahong gugugulin mo bago matupad ang iyong mithiin at ang pakay mo para rito. Action-oriented o angkop na kilos. Ang pagpapahayag ng mithiin ay kailangang nasa pangkasalukuyang kilos. Nararapat ding ito ay mga bagay na kaya mong gawin. Iwasan ding ipahayag ito sa negatibong paraan o huwag magtakda ng mithiin upang pasakitan ang iba, gumanti sa iba o higitan ang iba. Hindi lamang sapat na itakda ang mithiin, kundi dapat ito ay itakda sa parehong hangganan. Ito ay maaaring pangmadalian o pangmatagalan. Ang pangmadaliang mithiin o short-term goal ay maaaring makamit sa loob ng isang araw, isang linggo o ilang buwan lamang. Ang pangmatagalang mithiin o long-term goal ay maaaring makamit sa loob ng isang semestre, isang taon, limang taon o 10 taon. Ang pangmatagalang mithiin ay karaniwang makahulugan at mahalagang mithiin. Iyon nga lamang, ang pagkamit ng pangmatagalang mithiin ay malayong hinaharap. Ang resulta, nawawala ang tuon sa pagpapanatili ng positibong pananaw na makamit ang mithiin sa hinaharap. Ang iba ay pinanghihinaan ng loob at nagdududa na makakamit nila ang itinakdang pangmatagalang mithiin. Dito, nakatutulong ang pagtatakda ng kakailanganing mithiin o enabling goal. Ito ay espesyal na uri ng pangmadaliang mithiin dahil ito ay pantulong sa pagkamit ng pangmatagalang mithiin. Ito ay may kinalaman sa pagkamit ng pangmatagalang mithiin. Ang suportang mithiin ay tila mga hagdang bato na magagamit na panukat ng pag-usad tungo sa pagkamit ng pangmatagalang mithiin. Ang mga hakbang sa pagkamit ng itinakdang mithiin ay nagbibigay ng direksyon at nagsisilbing gabay sa pagkamit nito. Ngayon ay handa ka na para masagutan ang ating module. Tandaan ang mga bahaging sasagutan. Alalahanin natin, unawain natin,
gawin natin, suriin natin, at tayahin natin. Maaari ka nang magsimula. Para sa ating ika-apat na module, ika-limang linggo, na may pamagat na Pangarap, Planuhin at Tuparin. Basahin at unawain ang bawat gawain at sagutan ito sa iyong sariling sagutang papel. Sa simulan natin, mahalagang maglaan ng oras sa pag-iisip bago mamili dahil ito ang magdidikta sa iyong ginugustong makamtan. Mas malinaw na kaalaman, mas maraming oras na pagpaplano, mas malaki ang pagkakataon na maging tugma ito sa iyong binabalak na tahakin pagdating ng araw. Ika nga, plan your work and work your plan. Sa pagpili ng kurso, trabaho o negosyo pagdating ng araw, mahalaga na pag-aralan at bigyan ito ng kaukulang pag-aaral nang sa gayon ay matupad mo ang iyong mga pangarap at maging masaya ang iyong buhay. Sa bahaging ito ay wala kang sasagutan. Ito ay panimula lamang sa ating module. Sa alalahanin natin ay babalikan mo ang iyong natutunan sa nakaraang aralin, ang pagpapahalaga. Dito ay susulat ka ng apat na personal na iyong pinahahalagahan. Sa ating halimbawa, mahalaga sa akin ang pananalangin sa Diyos dahil ito ay nagbibigay sa akin ng lakas espiritual. Maaari ka nang magsimula. Sa unawain natin ay tutulungan kang tukuyin kung ano ba talaga ang iyong pinapangarap. Tapusin ang mga pangungusap na makikita sa loob ng kahon. Pagkatapos ay sagutin ang tanong sa ibaba. Sa gawin natin, gumawa ng talahanayan katulad ng makikita sa gawain. Isusulat dito ang iyong mithiin batay sa anim na pamantayan ng pagtatakda ng mithiin. Tignan ang halimbawa. Specific, ang aking napiling karera ay pagnenegosyo o entrepreneurship. Measurable, pananatilihin ko ang mataas na grado sa aking card at palagi ang magbabasa ng mga articles and documentaries tungkol sa pagnenegosyo nang sa gayon ay mapanatili ko ang aking interes sa pagnenegosyo. Attainable, makakayanan na tapusin ang kursong ito sa pamamagitan ng pag-a-apply ng scholarship at sa tulong ng aking mga magulang. Realistic, ang napili kong karera na pagnenegosyo o entrepreneurship ay practical dahil ito ang trending na kurso at pwede itong tapusin sa koleyo sa loob ng 4 na taon. Time-bound, sa loob ng 9 na taon mula ngayon ay tapos ko na ang kursong pagnenegosyo o entrepreneurship. At sa action-oriented, palagi akong manonood ng TV show na kabuhayang swak na swak para madagdagan ang aking kaalaman sa pagnenegosyo at mabigyan ako ng inspirasyon. Sagutin ang tanong na makikita sa ibaba. Sa suriin naman natin ay isusulat mo sa loob ng dartboard kung paano mo gagamitin ang iyong hilig, talento, at kakayahan upang makamit mo ang iyong mithiin. Sagutin ang tanong sa ibaba pagkatapos. At sa huling bahagi, ang tayahin natin. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon upang masagutan ang bawat bilang. Panibagong aralin na naman ang iyong natapos. Napakahusay! Palagi mong baunin ang sinabi ni Helen Keller, isang bulag at bingi na naging matagumpay sa buhay. Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin, ngunit walang tinatanaw na kinabukasan. Tandaan, sa pangarap, nagsisimula ang lahat. Muli, ako si Ma'am Cynthia na nagpapaalala sa lahat, ang may alam ay mahalaga. Sa panahon ng pandemya, siguradong ligtas ka. Maraming salamat!